mga tolls, I'm back again. Nagka-coffee ako dito sa rooftop namin eh. Pero, rooftop mo. Medyo tagal ko rin nawala eh. Siguro almost 3 months. Magpo-4 months na ako dito sa Saudi. Ngayon lang ulit ako makakapag-upload ng video. Tungkol pa rin sa mga makina, pero ngayon ang i-review natin yung mga makina naman dito sa Saudi. Pero ngayon na nakapokus tayo sa generator. Kasi nung nagpunta ako sa grocery ng Carrefour, Carrefour yung tawag dito na supermarket, nakakita ako doon na handy na generator na maliit lang na pwede mo siyang dalhin pag nagka-camping ka, di ba? Yun ang i-reviewin natin ngayon. At kaya naman ako nawala na matagal. Kasi medyo marami kasi ako inasikaso kasi lumipat din yung misis ko dito. Kasama ko na siya sa apartment. Bumili ako ng mga gamit na kailangan namin. Kasi nag-uumpisa pa lang kami. At nag-focus din ako sa trabaho ko. Kaya medyo natagalan na ako bago mag-upload ulit. Kita nyo naman, tigyawat ko. Sa klima siguro dito, naninibago ako. Kaya yung mga tigyawat ko, naglabasan na ako. Ang dami. Tigit sa lahat, stress sa trabaho. Kasi medyo nag-a-adjust pa ako sa trabaho eh. Trabaho kasi sa ngipin. Isa akong dental technician dito sa Riyadh. Kami yung mga gumagawa ng pustiso at mga porcelain. Pero itong brace, hindi kami gumagawa nito, yung doktor na. So... Na-miss nyo ba ako? Alam ko hindi naman eh. So, simulan na natin tong video na to. At matagal-tagal ko rin tong na-miss na makapag-upload ng mga video tungkol sa mga makina. Pero sa ngayon, hindi mo nabangka kasi diba nandito tayo sa t-shirt. Ang i-upload natin ngayon ay yung tungkol naman sa generator na nakita ko lang siya. Nag-grocery ako tapos nakita ko siya. Ang ganda niya eh. Handy lang siya na pwede mong bitbitin na maliit. Lalo pag nagka-camping ka. Saan ka man pumunta, pwede mong dalhin. Pag wala kang ilaw, di ba? Pero meron din ako, ano eh. Hindi naman ako masyadong, hindi ko naman alam masyado yung tungkol sa mga generator. Nakita ko lang siya kasi parang ang ganda-ganda niya. So tingnan natin yung mga spec niya. Aran sasakyan ha. Yung generator na to. So, keep watching and enjoy yung mga tools. I'm back! Good morning mga tools! At ito na ang ating engine na generator na handy, Electron. Great power, compact design, multiple use, working time 8 hours. So, 8 oras mo siyang magagamit. At isa rin siyang gasoline engine. At nagkakahalaga siya ng 549 real. So, kung kukumputin natin sa peso ay nasa 7,000 peso. At ang horsepower niyang engine niya ay 2.0. Tapos ito yung spec niya. Spec ba? Parang sa laptop yun ah. Gasoline engine siya, 230 volts at 12 volts siya. Tapos hindi ko na rin kasi masyadong alam yung mga frequency, rated output, hindi ko alam yan kasi pang engine lang tayo, hindi naman tayo electrician. At higit sa lahat, hindi siya pwede nga palang gamitin sa ikukunit mo sa circuit ng bahay nyo. Kasi pwede siya masira. Pero sa mga malalaking generator, ganun na ginagawa. Kinoconnect sa circuit ng bahay, tapos pinapatay yung pinaka-fuse niya bago siya gamitin. Ito kasi, mismo sa kanya ka na magko-connect. Hindi mo na siya kailangan i-connect sa circuit ng bahay. At pag maglalagay ka ng gasolina sa kanya, dapat naka-off muna siya bago mo siya salinan. Kasi siguro, ang buong katawan niya kasi, generator, puro electricity, nagpo-produce siya ng electricity. Once na tumulo yung gasolina sa labas habang umaandar siya, sigurado siklab ka. At diyoyo na rin siya. At ito yung pinakalagayan niya ng gasolina. May kasama na rin filter.
Tingnan naman natin yung tagliran niya. At dito naman sa gilid, ito na yung pinaka saksakan niya. Dito ka na siya magko-connect. Three-way ang connection niya pala dito sa Saudi. Tapos yun yung meter niya para sa boltahe niya. Tapos yung switch and off ng makina. At yung pinaka-pahiritan ng makina. So sa generator, hindi mo naman kailangan i-adjust yung pahiritan niya. Dahil once na nag-start siya, siya na mismo mag-a-adjust ng sarili niya. Kung ilang volt, ilang lakas na kailangan niya para makapag-produce ng electricity, yun din yung siya na mismo mag-a-adjust ng pahiritan niya. Kasi ganun yung generator namin sa bahay, yung malaki namin generator, na once na madami kang ginagamit sa sarili na niya, siya na mismo ang nag-a-adjust ng pahiritan niya, lumalakas yung makina pag madami kang ginagamit. So, tamang-tama tong generator na to pang camping. At napansin ko lang pala dito, hindi siya, wala siyang lagyan ng oil. So, ibig sabihin, magkahalo yung gasolina at oil pag nilagay mo siya. So, medyo magastos. Pero sa ganitong klaseng generator, ang ganda nito. Tiyan nyo. O, oh, diba? Pwede ng promodizer. Oh, isa pa oh. Dali na, ang gaan-gaan niya. 16 kilogram lang siya. Bala ko rin bumili kasi nito kasi tamang-tama to sa kubo namin. Habang nagbabantay ka sa kubo, may kuryente na yung kubo nyo, di ba? At mura lang din siya sa halagang dito sa halaga sa pera dito sa Riyadh. Pero sa ngayon, wala pa tayong budget. Tingin-tingin lang muna tayo. So, hanggang dito. You know. So, nakita nyo na yung generator na electron. Maganda siya, handy lang siya at pwedeng-pwede mong dalhin kung saan. Ang ano ko lang sa kanya, wala siyang lagayan ng langis. Sabi nung papa ko, nagtanong ako sa tatay ko eh, kasi dalawa lagi ako nagtatanong. Sabi nung papa ko, inahalo daw kasi yun ng gasolina at langis. Inahalo daw doon. At maganda naman siya, pero sabi nung papa ko, medyo hindi daw matibay yun. Madali daw masira yung engine na gano'n na magkahalo yung gasolina at langis. Pero sabi niya, kung gusto kong bumili, edi i-try namin. Pero pagkakalam niya, madali ito masira. Pero tingnan natin, tatry natin. Pero hindi sa ngayon, kasi nga wala pa tayong budget. Bala ko siyang bilhin pag nagka-budget na tayo. Kasi medyo madami rin akong ginagastos ngayon. Kasi may pamilya na tayo, may mga pangangailangan na kailangan kong bilhin. Lalo na misis ko, buntis ngayon at marami kaming gastos sa pagpapacheck up niya. At malapit na manganak yung misis ko sa December nga pala. Ninong ba kayo lahat? Joke lang. At kaya medyo busy na rin ako kasi may family na tayo. At priority natin yung pamilya natin. Magiging tatay na ako. Bata ko pa. Joke lang. So yung narinig nyo parang may nagsasalita dito. Ano na kasi sala. Yung sala yung ano, oras ng pagdadasal ng mga Muslim dito sa Riyadh. Correct me if I am wrong. So hanggang dito lang mga tos at mag-grocery pa ako. Tapos susunduin ko yung misis ko mamaya kasi alas 11 pa yung out niya. At ako nandito na day off. Siya may paso kasi. Ang day off kasi dito Friday. Kaya ahay. Pero bukas sa trabaho na naman. Rutin lang namin dito bahay trabaho. Pero okay lang. At least, hindi ako maasa sa pamilya ko, diba? Siguro kung nadan ako sa Pinas, lahat siguro ng pangailangan ng asawa ko, hingi ko sa magulang pa. Kasi wala akong trabaho din eh. Dito lang talaga ako nakakaano ng trabaho. At kahit malayo man, nabibili namin yung mga gusto namin. Tapos nakakatulong pa ako sa parents ko. Hindi ako tulad dun sa Pinas. Pag nagtrabaho kasi ako sa Pinas eh, parang makitrabaho ka lang, tapos walang ipon, walang tulong sa magulang. Pero mahal ko ang Pilipinas.
gustong gusto kong tumigil doon sa Philippines kasi dyan tayo lumaki at sinilang. At masaya ako dyan kasi nandiyan ang buong pamilya ko, nandiyan lahat ng kakilala ko. Ang kaya lang ako nag-decide na mag-abroad, ayaw ko lang maging pabigat. Di naman sa pabigat. Gusto ko rin kasi makatulong sa kanila, sa pamilya ko, at higit sa lahat, di naman kami mag-stay dito. Mag-iipon lang kami. Once na naman makaipon kami, uwi na kami ng Pilipinas. Sana, 2 years, 5 years, 10 years, hindi natin masasabi kasi may mga bagay na emergency. Hindi pala yung mga bagay na yung emergency na magkakagustusan natin. Tama ng drama! Basta, mag-upload na ako ngayon mga tungkol ng makina dito sa Riyadh at saka siguro mga sasakyan or kotse. Mag-review tayo ng mga kotse. Kasi next week, magkakalisensya na ako. Kakakuha ko lang ng license at may mga renta car dito ng mga sports car. Sana, pag di ako busy, yun naman ang magiging content natin. Big time na, diba? Pero renta car lang yun. So, muli! Maraming salamat sa panonood. Keep like, comment, and subscribe sa channel ko. At ring na rin yung bell para updated kayo sa mga video pa na gagawin natin. Nakita ko rin pala dito yung mga factory ng mga makina. Black.